Sa Kapuso Primetime Soap na alias Robin Hood, isa ang karakter ni Venus sa pinakainabangan ng mga manonood. Paano ba naman kasi? Napakaganda at napakasexy rin ng Kapuso actress na gumanap dito. Suave. Si Andrea Torres. At para mas ma-relax pa siya, nag-serve pa kami ng iba't ibang summer drinks habang pinagkikwentuhan ang kanyang showbiz career. Pwede mong inumin ano yan. Ano ba yan? Gabby Ribbon. Oo. Kailan to, Andrea? Ito nga ba ang umpisa ng career mo? With GMA po, yes. Ito, with GMA. Ito ako nag-start. Ka-vlog, I think I was 18 that time. Kasi I remember the day after my debut eh. Mm-hmm. Nangyari yung auditions niya. Huwag na kayo sa ibang tambayan! Dito na kayo sa Real Barkada! Oh, we want to know more about you also. So, bago naging artista, una munang sumalang bilang host sa teen-oriented show na Kablog si Andrea. Iha, nakikita ko sa future mo ay... Mabukhang. 18 years old, paano nakatulong ang Kablog sa confidence ni Andrea? Malaking tulong kasi, well, out of my comfort zone na mag-host, hindi naman talaga ako host. Although sa school, ano, okay, very, very bibo ako, lahat tinatry ko. Second drink tayo, Andrea, at paka ang lihim ng fierce naman yan. Lihim ni Ana Sandra. Dito medyo nagpapasexy na ako ng konti. Isa raw sa pinaka-challenging na ibinigay kay Andrea ang role ng isang aswang sa programang Ang Lihim ni Ana Sandra. Ang tingin nila sa atin, hayop. Sasaktan nila tayo at papatayin! Kasi yung character niya doon, parang iyakin. Parang wala yatang araw na hindi siya umiyak. Napakabilis niyang umiyak. As in, para siyang balat sibuyas. Magaling siya talagang artista. At mararamdaman mo sa kanya na, gustong-gusto niya yung trabaho na ginagawa niya. So, sige na, kaya ko naman umuwi. Sa programang ito, nakapareha rin niya ang Kapuso actor na si Mikael Daez. We grew up together. We learned from one another. She's someone whom I can talk to if ever there's a problem. And alam ko, pupuntahan niya ako if ever may problema siya. Umalis ka na, Carl. Cecilia, ikaw ang gusto kong pakasalan. Utang na loob, umalis Cecilia. Ka na. Minsan na rin nagkasama sa iba pang proyekto sina Andrea at Mikael. Katulad ng Sana ay Ikaw na Nga noong 2012. At ang pelikulang Fight for Love na ipinalabas pa sa Cambodia. Surprise! Angela! Hi! Bakit sa Cambodia? Yung Sana Ikaw na Nga, naging hit siya doon. So pinalabas siya twice. Yes. Miss, nakita ko sumemplang ka. Ayos ka lang ba? So sandali. Parang kilalang kilala kayo ng mga tao sa Cambodia when you went there? Nagulat kami kasi talagang ano, yung kumpani mga fans dito, yung mga may mga tarpaulin sila, nagpapa-autograph sila, ganun din doon. Pero Cambodia. Tapos pagdating namin, nakaabang na sila doon. Sumitingin nice. Talaga sila, nakakatuwa. Third drink, ayan na. Bukod sa magazine covers, nakita rin ng tao kung gaano kalakas ang sex appeal ni Andrea sa Sunday musical variety show na Sunday All Stars. Sexy, voluptuous, beautiful, very beautiful. So, inside and out. Ang galing niya sumayaw. So, nagtutulungan kami sa mga steps. Pag, you know, nakakalimutan ko yung steps, lagi niya ako tinutulungan. And she's just very fun to work with. As in, ball of energy siya. Siyempre, ito. Siyempre, my favorite. Ano, alias Robin Hood. Parang medyo ano ka dito, Angelina Jolie. Mga ganun. Parang ganun ba ang peg mo dito? Opo. Ginagawa ko rin to para sa sarili ko. Noong nakaraang taon, isa na namang big role ang ipinagkatiwala kay Andrea. Ito ay nang mapili siya bilang isa sa lead actress ni Ding Dong Dantes para sa alias Robin Hood, na talaga namang panalo sa ratings. Why did you say this is your favorite? It's a great character kasi. And hindi ko in-expect na kaya ko siyang gawin. Yung ganyan na parang maldita, na flirty. Sobrang layo talaga sa comfort zone ko. And you enjoyed this role? Sobra. Hanggang ngayon po, nagmamuay thai ako, nagbo-boxing ako. Parang hindi ko alam na interesado pala ako sa mga ganong klaseng bagay. Uh-huh. Pero because of this role,
nahanap ko na may mga iba pala akong gusto pang gawin. Bata lang daw, kinakitaan na agad si Andrea ng star potential. Kaya di na raw nagtaka ang kanyang mga magulang nang malinya siya sa pag-aartista. Lumaki sa Pasay si Andrea at ipinanganak siya noong May 4, 1990. Mayroon siyang apat na mga kapatid pero si Andrea ang bata pa lang daw ay ready nang humarap sa kamera. Bata ka pa lang ba? Eh talagang may confidence ka na, bibo ka na, sinasabi na ng mga tao na parang pwedeng artista yung anak lagi mo. Lagi po. Pati po yung cousins ko kasi magkakaedad po kami halos. Yes. So like kami nagpo-perform sa school. Were you very active in mga extracurricular activities in school? Yes, lahat pinapatulan ko. Katulad na? Talaga. Cheer dance, ballet. Uh-huh. Hindi ako marunong mag-ballet pero tinatry ko talaga. Yeah. Mga plays, lagi ako sa school plays. And naalala ko kapag may mga assembly, lagi rin ako yung nag-a-announce. Uh-huh. Pati sa mga mass, ako din yung nag-read. Nakuha ni Andrea ang kanyang high school diploma sa isang homeschool program. Pero pagdating sa kolehiyo, balik regular schooling daw uli siya. Bakit ka nag-homeschooling? Dahil din sa work. I tried na mag-artista na agad. So medyo hindi ko siya, ano kasi okay, parang gusto ko yung nag-interact, gusto ko yung nag-recite, kanyan. So medyo na, hindi ko siya masyado na-enjoy. Kaya hiniling ko talaga for college, regular school. What was your course? Com arts. Parang pinagsabay mo siya. Mm-hmm. Oo. Alright, college, first year, and then, nagtuloy-tuloy ba, com arts? Natapos ko second year college. Okay. So, may 2 years pa, naka-leave po ako hanggang ngayon. Isa si Andrea sa hinahangaan ngayon bilang sexy star. Pero ano kaya ang reaksyon ng kanyang ama na isang professor sa isang kilalang Catholic school? Una, medyo, syempre, apprehensive ako. No? Ang naging condition ko lang is gusto kong makita yung shots. Nung nakita ko na hindi naman siya beyond modesty, no, beyond morality, pumayag ako. Sa edad na 27, natagpuan na ba ni Andrea ang kanyang masasabing the one? O ano nga ba hinahanap sa ilang lalaki ni Andrea? Actually, nag-iiba-iba nga. I think depende sa relationship, sa last relationship ko. May natututunan kasi ako from the last relationship. So parang na-edit yung gusto ko. Na parang, okay. hindi pala ito. Parang gano'n. So, okay. Wala naman akong target age, hindi rin ako nagmamadali. Basta gusto ko lang tanggap ng family ko and comfortable yung parents ko sa kanya. Kasi important pala yun. Hindi raw biro ang mga pinagdaanan ni Andrea bago siya nakatungtong sa showbiz. Kaya naman pinagbubutihan daw niya ang bawat proyektong ipinagkakatiwala sa kanya. At ang pinakamalaking natutuhan niya sa buhay, ang matutong lumingon sa pinanggalingan at magpasalamat. Anong aral ng tunay na buhay ni Andrea Torres? Sa akin, family is everything. Kahit saan ka padalhin, kung anumang luck ang meron ka, kailangan bumalik ka kung saan ka nanggaling. Huwag mong kakalimutan yun. And kailangan lahat sila masaya para kung tuloy-tuloy ang blessings.